Nakuna ng CCTV camera ang suspect sa pagpatay sa isang babaeng sumundo sa anak niya sa isang daycare center sa Tondo sa Maynila kahapon. Ang 5 taong gulang na anak ng biktima ay nadapisan din ng bana. Nakatutok si Dante Perello. Nakabenda at nakatali ang kaliwang braso ng 5 taong gulang na anak ng pinaslang na ginang kahapon sa Tondo, Maynila. Tinamaan ng bala sa braso ang bata nang barili ng di nakikilalang lalaki ang kanyang ina sa La Suerte Street. Sinundo lang siya ng ina mula sa daycare na pinapasukan. Nakita ng bata kung paano pinagbabaril at namatay ang kanyang ina. Ang itsura daw ng suspect, base sa mga saksi, may taas na 5'6 hanggang 5'7, may katabaan, nakasuot ng orange na polo shirt at may sombrero. Tugma ito sa isang lalaking nakuna ng CCTV ng barangay ilang minuto matapos ang krimen. Sa CCTV, makikita sa malayo ang isang lalaki na patawid at papasok ng eskinita. Sa sumunod na kuha, kita ang paglabas ng lalaki sa eskinita at muling tumawid. Nakasumbrero ito ng puti, orange na t-shirt, maong pants at puting tsinelas. Ikinatuwa ng ina ng biktima ang bagong development sa kaso. Masakit talaga kay may maliit pang anak, 5 buwan pala yung anak. Masakit talaga kay walang mag-alaga kundi ako lang yan. Ang mga nakakakilala naman sa biktima, hindi pa rin makapaniwala sa pangyayari. Mabait daw kasi ito. Nabalitaan ko na lang yun eh. Nagulat nga lang ako. Sinabi na galop, pinamay daw, binarin. Dapat din na nagdaramay pati yung bata. Kaya lang huwag yung bata, kabawa. Minsan nanghiram rin kami ng pera sa kanya pag nagigipit kami. Ayos naman, wala namang problema. Madali naman siyang lapitan. Isa sa posibleng motibo na tinitingnan ng pulisya ang negosyo nitong patubuan. Kasi nagpapaluwal to ng pera, although wala pa kaming concrete evidence kung ano talaga ang motibo ng pagpatay niya, magpagpatay sa kanya. Pangalawang insidente na raw ito ng pamamaril sa lugar. Noong nakaraang linggo, isang babae rin ang binaril malapit sa daycare center. Malaki raw ang posibilidad na may koneksyon ng 2 kaso. Itong naunang napatay, may hawik dun sa napatay na pangalawang biktima. Kaya we presumed na yung unang biktima na babae ay biktima ng mistaken identity lang. Maaaring tagaroon din daw ang gunman na isang hired killer dahil kabisado ang mga pasikot-sikot sa lugar. Dante Perello, nakatutok, 24 oras.